Hello po, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood ng aking channel. Welcome to Philip Q TV. I hope maganda po ang Sunday ng lahat. It's a blessed Sunday, masaya, sana po masigasig, walang may sakit, malusog. And sana po ang blessing po ng Lord ay nasa atin pong lahat sa araw na to. And I hope wala pong may sakit and inspired po tayo lahat sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon. And sa paulit-ulit ko po, let's be hopeful na sana matapos po itong lahat. Bago po simulan natin ang vlog na to, please don't forget to subscribe my channel and click the notification bell sa gilid lang ng channel, ng subscription, subscribe button, para po ma-notify po kayo every time meron akong vlog na i-upload. And babalikan ko lang po yung dati kong vlog regarding po sa pag-avail ng Balik Provincia program, paano po makauwi with a travel bus. And this time, may mga nakaka-uwi na po and masyado pong nagiging ano ang lahat na merong mga, what is it ang tawag doon, na medyo na bagabag po ang lahat dahil meron pong nag-positive specifically sa province namin. Though it is already handled na ng ating LGU, ng ating mga kinauukulan na sa medication na po and on quarantine, pero nagdulot pa rin po ng medyo ano sa mga isip ng tao because as we all know talagang nakakatakot ang virus na to. So kaya ko naisip na i-vlog to kasi bilang continuation din po doon sa dati kong vlog. And ano po yung sarili kong opinion regarding po dito sa Balik Provincia na to and how do I perceive it? My own stand, ano yung take ko doon sa ano ng gobyerno and sa programang to. And to educate din po sa lahat, magbigay ng konting kalinawan and sa sariling opinion ko, sana makakuha kayo ng konting aral sa vlog kong to regarding po sa Balik Provincia program. And bago natin simulan, i-introduce ko po sa inyo ang aking kakainin sa araw na to. Today is my cheat day. Kakain po ako ng rice for, I think, matagal-tagal na rin po na hindi ko, 2 weeks, I think, na hindi ako kumain ng rice. So today, I will eat rice. Marami. So marami po akong sinaing na rice. But hindi ko yung kakainin lahat. Kasi meron akong alaga. So, kakain lang tayo ng konti ng rice. Kasi hindi na rin po nasanay yung... Ito mo, hindi na ako ganong marunong magluto ng rice. Medyo nalata yung rice ko. And meron tayong adobong talong. And meron akong tuna. Ginawa ko siyang sardine, tortang tuna. So, lagi na lang may tuna. Okay, let's pray. Okay, thank you so much Lord sa blessing. Tikman muna natin bago natin simulan yung discussion doon sa Balik Provincia. Okay. Nakakalungkot po, especially sa province namin, ang Sambanga del Norte, dahil for the past 3 months, naging negative, zero positive talaga kami sa province ko. Though hindi ako doon, wala ako doon ngayon, pero nandun yung mga families ko, kaibigan ko, I belong there. From part of my heart, it's there. Kaya, ganun na lang ako what is this? Pag-alala sa lugar namin. Okay naman tong Balik ng probinsya na to because masyado na po congested at Manila and in order to para po man-minimize po yung ano, tao, masyado ng congested para po medyo malumuwag. Ang isa po kasi sa dahilan na mahirap suguin ng virus is the overpopulation of the big cities. And
isa sa mga impact ng coronavirus is maraming nawala ng trabaho. And nahirapan na sa mga big cities like Manila and Cebu and Davao and saan pa. Hindi naman nawala ng trabaho. Kung meron man trabaho, nagiging skeletal. So, kunti na yung kita. And everybody is, lalo na pag taga-probinsya na pupunta dito para maghanap ng pera, maghanap ng magandang trabaho, nagre-rent tayo na mayroon tayong mga expense every month. And kung affected ang trabaho natin, hindi na po tayo mag-survive dito. So, maganda din po yung desisyon na uuwi. Pero, kailangan po, meron po tayong mga susunding protocols ng gobyerno, ng ating IATF protocols. Kailangan po sundin natin yon. Kasi po, ang pag-uwi natin is pag-save po ng buhay natin. At the same time, i-secure din po natin yung security ng mga taong uuwiin natin, especially yung pamilya natin mismo, dahil doon tayo unang uuwi. So, basic protocols na i-follow, diba? Kailangan kukuha ka ng certification from where you belong today at present, kung saan mo. And sana lahat ng pauwiin ay i-test. Sana tested muna sila and na negative para sure na wala talaga silang dalang virus. Nag-undergo sila ng 14 days quarantine para masigurado na they go home healthy. And during the travel, yung tayo mismo na uuwi, dapat magiging vigilante tayo. Kasi along the way, hindi rin po natin ma-secure ang sarili natin ng 100% na sa sasakyan natin is walang COVID. So, we will always assume na nandyan si COVID para aware po tayo sa anong mga dapat gawin. So, pag sa barko, sa eroplano, kailangan mag-mask, iwasan yung lumapit sa tao, social distancing, pag gumamit tayo ng mga kubeta, ang maghawakan natin, hugas agad ng kamay, use sanitizer, lahat ng pwedeng gawin para maiwasan to, gawin na po natin. And pagdating po doon sa destination natin sa mga provinces, makipag-coordinate po tayo sa ating mga LGUs para susundin tayo ng mga health workers, kaya sila din po ang in charge natin para i-quarantine tayo ng 14 days. Huwag na po tayong maging matigas ang ulo sa waila. Dahil po, pag hindi po natin sinunod yon at along the way daladala natin si COVID, nasagap natin sa biyahe, unang-una pong mahawa ay yung pamilya natin. At kung naging COVID positive din po tayo, huwag yung tayong kumaka. Subinta natin yung sarili natin for medication. Kasi, mahirap. Paano ka magagamot kung itatago mo yung sarili mo? Kung hawa ka lang ng ibang tao. So, at para naman po, sa mga tulad ko na feeling ko kaya ko pa naman mag-survive dito, hindi ko na muna minamadali yung sarili ko na umuwi. Because, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Kaya ko pa namang mabuhay. And, I can still survive. And, I know I'm safe. Safe pa rin naman ako sa lugar na tinitirhan ko. And, though may COVID dyan sa paligid, I am well aware and educated kung anong dapat kong gawin. And, sinisikap kong maging responsable po sa sarili ko para po
hindi ako mahawa. So, kung kaya pa magstay, huwag na po muna tayong sumabay sa nakakarami. Stay muna tayo, pa-call muna, chill muna sa Manila, huwag mo nang lumabas. Pag medyo kalmado na, saka tayo umuwi. Para hindi po tayo sasabay sa nakakarami. Even wala naman pong master sa sakit na to dahil wala pang nakahanap ng medisina. So, ang opinion ko po ay tali kong opinion, it's up to you to take it or leave it. Basta sana po meron tayong nakukuhang konting aral sa mga sinasabi ko. Dahil ang hirap po, hindi po to basta-basta na sakit dahil wala pong gamot. Madali po siyang makuha. Kaya mag-ingat po tayo. So, sa mga uuwi, follow the protocols of the IATF. Makipag-coordinate sa receiving LGUs kung saan kayo uuwi. Do not lie. Pag meron kayong nararamdaman, huwag kayong magsinungaling para lang makauwi sa mga bahay-bahay niyo. Lagi niyong tandaan na kung nahawa kayo, unang-unang nilalagay niyo sa alanganin yung pamilya ninyo. So, wala namang masama sa pag-uwi, but we have to be sure na along the way, hindi natin daladala si COVID. Maging responsable po tayo sa sarili natin. Isipin po natin yung pamilyang uwi natin and sa mga tao, mga kababayan natin sa probinsya na nagtiis ng maraming araw, ilang buwan, maiwasan lang ang COVID. So I hope magiging responsable po ang lahat. And to everybody, huwag na muna tayo sigurong galagala. Kasi isa yun sa mga dahilan. Pag may umuwi, at kahit pa hindi siya na after quarantine, pwede natin, kung pwede nating i-extend for another 1 week or 14 days, sa loob muna tayo ng kwarto, huwag muna tayong mag-receive ng mga bisita. Kahit pa pumasa na tayo sa mga health centers natin after quarantine, let's add another days. Kasi mas maigil na yung sure tayo na ligtas. And lastly, with prayers lagi na sana maiwasan natin to. And sana po matapos na talaga to dahil masyado na pong nagdulot ng masamang epekto sa lahat. And sana po sa vlog na to, meron kayong nakuhang konting aral. And thank you so much for watching. And please, don't forget to subscribe, comment, like, and share my videos to everybody. Bye-bye!